Frances, Iska, Emily, bilisan nyo! Maliligo na tayo sa dagat! Yahoo! Ate Pepa, kantayin mo kami! Excited na ako maligo! Nakapunta na naman ako dito sa may dagat! Wow. Ako din gusto kong maligo! Ang ganda-ganda naman dito! Ang linaw-linaw ng tubig! Ano, Frances? Maliligo ka na ba? Oo, maliligo na ako, Iska. Tara na, Frances! Maligo na kayo! Sige, nandyan na ako, Bebang! Wow! Ang lamig-lamig ng tubig! Ang saya-saya naman dito. Ngayon lang po ako nakarating ng dagat. Emily, dito muna tayo. Panoorin natin sila Bebang naliligo. Sige, Ate Eska, maglalaro lang ako dito ng buhangin. Wow! Ang alat lang mo ng tubig. Bakit kaya maalat yung dagat? No? Alam nyo ba kung bakit maalat ang dagat, Frances? Hindi nga, Iska eh. May kwento kasi yan. Gusto nyo bang malaman? Sige, Ate Iska, kwento mo na para malaman namin. Ako din, makikinig ako rito habang naliligo. Noong unang panahon, meron isang higanteng nakatira sa isang isla. Mag-isa lang siya, wala siyang kasama. Isang araw, sinugot siya ng mga sirena, pati Shokoy. Oh, no. Sabi ng sirena, "Hoy, higante, umalis ka rito sa may isla." Ang sagot ng higante, "Huwag kayong manglugulo dito, akin tong lugar na to." Oh. "Lumayas ka na rito, malaking higante," sabi ng mga Shokoy. Pinagkaisa ng mga sirena at mga Shokoy ang kawawang higante. Salbahin naman yung sirena, pinaalis yung higante. "Umalis ka na, higante! Wala kang kakampi rito!" sabi ng sirena. "Umalis ka na! Umalis ka na!" sigaw ng mga Shokoy. Nagalit ang higante. "Umalis ka rito, mga sirena! Akin tong lugar na to!" Tapos, inihian ng higante yung mga sirena at mga Shokoy. "Shhh! Ah!" Iyak yung mga sirena. "Ayan yung nararapat sa inyo, sirena! Naihian kayo ng higante!" "Ano, umalis na kayo rito mga Shokoy at sirena. Ayaw namin yung mga ihi mo, higante. Ang alat-alat, aalis na kami rito." "Ha, mabuti naman at umalis na kayo," tawa ng higante. Nang uminom yung higante sa may dagat, "Ano ito, sobrang alat," sabi ng higante. "Naku, nahaluan ko ng maraming ihi yung dagat, kaya maalat na siya." Ayun yung dahilan, kaya maalat yung dagat. Umihi yung higante. "Hala, ang alat nga ng tubig ng dagat. Ate Frances, uminom ka pa. Ihi ka po yan ang higante eh." "Oo nga no, nakalimutan ko." "Ikaw talaga, Frances." Kwento-kwento lang naman yung higante na yon, hindi naman yung totoo. Meanwhile, ano yun? Bakit, Princess? May nanghihila ng paa ko, parang tao. May sirena! Nanay! Ikaw naman yung kukunin ko. Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! Nandito kami ngayon sa may dagat! Wow. Tapos, may nakita kaming sirena! Sige, sabihin! Ang ganda niya! Kayo, nakakita na rin ba kayo ng sirena? Kalahating tao? Kalahating isda? Mag-comment lang kayo kung gusto nyo ng part 2! Bye-bye!